narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang maligaya at masaganang bagong taon sa inyong lahat, mga kanutrisyon. Kumusta naman ang inyong medianoche? First day ng bagong taon at tayo magkakasamang muli dito sa isang oras na siksik sa kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon, ang One Nutrition, One Nation radio program ng National Nutrition Council. Ako po si Jovi Raval, ang Chief ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Mula po sa pamunuan at staff ng National Nutrition Council, nais namin kayong batiin ng manigong bagong taon. Dumating na naman po ang panahon kung saan maririnig natin yung mga linyang New Year, New Me. Pero syempre, marami din yan yung may mga New Year's Resolution. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero kadalasan naman ay di nagagawa o kung nagawa man ay hindi tumatagal o panandalian lamang. Pero sana kung ang New Year's Resolution natin ay tungkol sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, abe sana ay magawa na at mapanindigan po natin yan, di ba? At bago po natin kalimutan ang nakaraan, magbabalik tanong tayo sa episode na ito ng mga mahalagang impormasyon na ating napulot mula sa mga nakalipas na One Nutrition, One Nation episodes noong 2019. So ito po ay para ma-remind tayo sa pagkakaroon ng tamang nutrisyon sa pagpasok ng 2020. So abangan po yan mamaya lang, konti. At syempre, hindi po mawawala ang masustansyang recipe na dala ng ating paboritong recipe queen na si Miss Malu Enteria. Diyan lamang po kayo mga kanutrisyon, sit back and relax at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Maglay natutuwa pagdating ng Nutriskwela, tagabay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela, Nutriskwela, munting tinig ngayon naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, servisyong hatid sa ating bayan, pagulan ng kabuhayan. Nutriskwela, Nutriskwela, komunidad nagsama-sama. Nutriskwela, Nutriskwela, munting tinig ngayon naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriskwela. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation, mga kanutrisyon. Handa na ba kayong magbalik tanaw? Gaya po ng sinabi ko kanina, bago natin simulan ang panibagong season ng ating programa, alalahanin muna natin ang past episodes noong 2019. Balikan natin ang mga importanteng impormasyon na napulot natin mula sa ating mga resource persons. So, umpisahan po natin ng ating pag-recap mula sa pinakauna nating episode kung saan ibinahagi ko sa programa ang mga kaganapan sa 9th na National Conference ng Nutriskwela Community Radio Network Program. So, pakinggan po natin muli ito. Gaganapin namin ang 10th National Conference ng Nutriskwela sa unang quarter naman ng 2020. Kaya po sa lahat ng ating Nutriskwela community registrations, abagan nyo po yan. Ang focus po ng Philippine Plan of Action for Nutrition 2017
to 2022 ay tungkol po sa kahalagahan ng first 1,000 days of life. Balikan naman natin ang mahalagang impormasyon na naibahagi sa atin ni Ms. Maria Lourdes Vega o Didi, ang Nutrition Officer 5 at Hepe ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council sa Episode 5 tungkol po sa kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Alalahanin natin ang layunin ng batas na ito at kung ano ang papel ng nutrisyon dito. So pakinggan natin muli ang pahayag ni Ms. Didi. So pag-usapan natin itong kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Ano ba itong batas na ito at ano ang layunin nito? Yung batas na to, ito ay may kinalaman sa pagtitiyak na nandyan lahat ng serbisyo na kailangan sa first 1,000 days ng buhay ng isang tao. Bakit first 1,000 days? Ano ba yung first 1,000 days? Yung first 1,000 days, ito yung panahon ng pagbubuntis, so 9 months, 270 days. At saka yung unang dalawang taon ng bata, so 365 plus 365, plus inad, pag inad mo yun, 1,000 days yun, bali lalabas. Hindi mo kailangan maging mathematician para i-add mo 1,000. 365 plus 365. So bago mag second birthday yung bata. So bakit nga ba mahalaga na kompleto yung sinasabi nating serbisyo dito sa first 1,000 days? Kasi yung first 1,000 days, ito yung foundation ng buhay ng isang tao. Kasi dito sa panahon na to, mabilis yung growth, yung paglaki ng isang bata, pati na yung development ng kanyang brain, ng kanyang utak, ng kanyang mga kakayahan sa pag-relate niya no, sa kanyang kapaligiran. Na para ma-develop yun, kailangan nandyan yung mga tamang sangkap. Yung tamang sangkap ng pagkain, tamang sangkap ng healthcare, so yung mga immunization, yung magpapatingin pag may sakit, tamang sangkap ng psychosocial stimulation, tsaka early childhood education. Kung para maging kompleto yung pag-develop ng bata. Ngayon kasi pag kulang yung mga sangkap na yun, hindi lalaki o hindi magde-develop ang bata ayon sa dapat. Mm-hmm. So halimbawa, kung kulang ng nutrisyon, ang makikita natin mga batang hindi lumalaki ng maayos, mas maliit sila kaysa sa ibang bata o mas maliit sila kaysa dapat na tangkad nila. So yun yung mga pagkulang yung sangkap, hindi mo na siya mababawi. Ganoon. Hindi mo na siya mababawi. Kahit so, na pakainin mo after to sa second year, third year. Mahirap habulin, lalo na yung development ng brain. May mga pagsusuri na nagpapakita na yung itsura ng utak ng batang hindi stunted, ng baby, o na maliit na batang stunted at hindi stunted. Iba yung mass niya, yung mas developed yung brain ng batang hindi stunted. Parang alam ko mas maraming kulubot. Oh, siguro parang gano'n yung pag-ini. Oh, 'di ba? That's tas yung mga hindi masyadong na-develop, yung parts ng brain that have to do with reasoning, with yung mga ganyan. So, talagang malaki yung impact niya, hindi lang sa growth. Tapos meron pang mga pagsusuri na nagpapakita na yung batang stunted, pag naging adult siya, yung kakayahan niyang maging economically productive, mas mababa kung siya ay stunted ng maliit siya. So napakagandang mensahe yan. Ano? Kasi kung yung mga magulang, gusto nilang lumaki yung anak nila na ng tama, maayos, at saka matalino, at saka magkaroon ng maayos na buhay, dun pa lang pala sa first 1,000 days. Kaya napakahalaga pala ng batas na ito, no? Kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Marami rin po tayo naging episode kung saan pinag-usapan natin ang kahalagahan ng wastong nutrisyon para mapanatiling malusog ang iba't ibang parte ng ating katawan. Simulan po natin ang episode 9 na pinamagatang Eating Right for Your Blood. Nakapanayam ko dito si Ms. Queenie Rose Amosco, ang Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng NNC. At narito po ang importanteng impormasyon para sa pananatili ng malusog na dugo. So doon sa mga nabanggit po natin na mga food groups, doon ba natin makukuha yung mga sustansya na mabuti para sa ating dugo? Yes po, definitely makukuha natin sa mga pagkain na banggit natin kanina yung mga sustansya na kailangan para sa blood
production. Unahin na natin yung iron. Yung iron, parte siya ng hemoglobin na makikita sa red blood cell. Itong hemoglobin, dito dumidikit yung oxygen na dinedeliver sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya mahalaga ang iron. Makukuha natin ang iron sa mga butong gulay, sa mga red meats, gaya ng baboy at baka. Organ meat, gaya ng atay. Dark leafy vegetables, yung mga nabanggit po natin kanina, gaya ng alugbati, kamote tops, kangkong, yung mga simpleng talbos pa na mayaman din sa iron. Oh, yes po. Basta yung dark green leafy vegetables, mayaman yan sa iron. Egg yolk. Opo, yung dilaw na parte ng itlog. At shellfish, mayaman yan sa iron. Next po ay yung vitamin B12. Kailangan po ito sa production din ng red blood cells, gayon din sa maturity ng mga cells na ito. Kapag hindi nag-mature ang red blood cells, hindi rin siya magpa-function ng maayos. So makuha natin ang B12 sa mga animal products, gaya ng milk, red meat, at isda. So, dun po natin makuha yan. Kasama po sa mga kailangan nutrients ang vitamin C. Ang vitamin C, tumutulong yan upang mas magamit ng ating katawan yung iron na meron tayo. So, yung vitamin C, makukuha yan sa prutas at gulay. Okay. Next naman po, nakakatulong din sa absorption or sa paggamit ng iron sa ating katawan ang copper at vitamin A. Yung copper, gaya din ng iron at vitamin B12, nakukuha din yan sa mga animal products, lalong-lalo na sa karne at sa organ meats. Yung vitamin A naman, maaari natin yung makuha sa dark green leafy vegetables gaya ng mga nabanggit na natin kanina. Tsaka dun sa mga madilaw na prutas. Yes po, sa mga madilaw na prutas at gulay. Papaburo natin yung mga kalabasa. Opo, carrots. Mangga, ayan. Isama na rin po natin yung pagkain ng protein-rich foods. So, kapag kumain ka ng mga karne, automatic may makukuha ka ng iron, vitamin B12, protein, at saka copper. So, lahat yan kailangan sa production ng red blood cells. Opo. Secondary na lang din siguro po na kumain tayo ng complex carbohydrates. So, ito yung carbohydrates na hindi nakakapagpataas ka agad ng blood sugar. Tulad ng? Makukuha natin yan, ma'am, sa mga root crops, gaya ng kamote, sa mais. Okay. Yung patatas. Patatas. Okay. Opo. Yung mga carbohydrates na makukuha natin sa asukal or mga matatamis na pagkain, usually, nakakapagpataas ka agad ng blood sugar. So hindi siya dapat ganun ka-healthy. Limitahan po. Oo. Yes po. Kailangan po limitahan natin yung pagkain ng mga matatamis na pagkain at inumin. So, dapat lilimitahan mo yung iyong mga sugary food and beverages kasi ito yung mga habit na dapat nating iwasan o limitahan dahil masama ang epekto nito sa ating dugo. Napag-usapan din natin yung pag-aalaga ng ating mga bato at kidneys. At narito ang binahagi sa atin ni Ms. Socorro T. Valderamos, ang isa po siyang Registered Nutritionist Dietitian at Division Chief ng Nutrition and Dietetics Division ng National Kidney and Transplant Institute sa ating episode 13 na pangangalaga sa bato. Ano po naman ang recommended diet sa taong nagda-dialysis? Ano ang bawal? Ano ang dapat? You're asking about the diet. Na halos lahat po kasi ng nutrients ay mamomodify pag kidney problem na. Opo. Pero number one po, no? Para ho maipreserve talaga ang function ng ating bato through the use of diet, kailangan po tama yung level ng asin. Mm-hmm. Asin talaga, asin. Napakahalaga po na. Mm-hmm. Alam din po na isang tao may sakit, gano'ng karami ang protein na kaya niyang kainin. Mm-hmm. Ulam. Ulam, yung mga meat-based, okay, mga galing sa karne. And then, pagdating po sa protein, ma'am, we are checking kung the patient, nasan na po ba yung stage ng sakit. Opo. Siya po ba ay nagdadialysis, mm-hmm, or hindi pa nagdadialysis. Mm-hmm. Kasi ang diet po ay depende sa treatment plan, mm-hmm, or treatment modality ng, mm-hmm, ating patient. Mm-hmm. And of course po, we have to consider kung
nourish kung may ibang complications. No? Mm-hmm. Kung may mga gamot na ininom, then we design the individual plan. Mm-hmm. Apo. So, preventive aspect po, no? Iwasan po yung sobrang alat, yung sobrang pagkain ng restaurant food, lalo mm-hmm. na po ng mga ulam. Oo. Ganun din po yung mga sobrang concentrated na pagkain, lalo na may gamit ng mga mamantika. Mm-hmm. So, number one po, yung sobrang pagkain ng laman loob, araw-araw ay tuyo, araw-araw ay laman ng convenience food. Mga processed food. Sobra-sobra ang dami ng kinakain na ulam na hindi naman niya kailangan. Opo. Kasi napapagod po yung bato. Mm-hmm. And of course po, napakahalaga po ng lifestyle. Okay. No? Ika susunod po ay yung hindi umiinom ng tamang fluid. Ano? Mm-hmm. Walang tubig. Mm-hmm. Kulang ang tubig. Kulang. No? So, nakukonsentrate po yung ating kinakain. Mm-hmm. Number five, or along the list, no? Yung po hindi nag-exercise. Okay. No? Okay. Kailangan po kasi move our bodies then. Sabi po kasi ng mga health expert, ang minimum requirement natin na mag-exercise is about 150 minutes. So, kailangan po one and a half hour a week mm-hmm. ay gumalaw tayo. Gumalaw-galaw. So, lang naman po yan, ano? Parang 30 minutes exercise. Opo, 30 minutes a day. Or 40 minutes, 4 times. So, opo. Yun po yun. Mm-hmm. And of course, yung ating pong number one, no? Sobrang alak. Sobrang puyat. Lahat ng sobra. At saka po yung paninigarilyo, isang sanhidin po yes. yan na pwede magkameron ng sakit-sakit ni pati alak. Marami po, ano, all sources. Mm-hmm. But anything in excess can lead to any form of kidney disease. Oo. Na sinasabi po. So, dapat lagi in moderation. Tamang nutrition naman para sa ating mga mata ang paksa sa episode 23 kung saan naging resource person natin si Dr. Darby Santiago, ophthalmologist po sa Baguio General Hospital and Medical Center at counselor ng Executive Council ng Philippine Academy of Ophthalmology. Ano yung mga hakbang o paraan na maaaring gawin ng ating mga kababayan para mapanatiling malusog ang ating mga mata? Una-una na dyan, syempre, yung pinag-usapan natin kanina, yung tuloy-tuloy na pag-check up o palalain. Kung may nakitang may depression na hindi tingin nila normal, ipag-check up na nila yung mata nila. Yeah. Ang lawa, yung mga bata sa kabataan, bigyan natin sila ng tamang nutrition para maiwasan natin yung mga kakulangan sa vitamina A, sa mga mineral. Ganyan, no? Kahit yung mga matatanda natin na kasama sa bahay, yung pagkain nila ng mineral na at yung balance na diet, malaking tulong yun para sa ikabubuti ng kanilang kalusugan sa mata. Paano pagpangalagaan? The eye, like the skin, needs about 8 hours of sleep a day para maiwasan yung sinasabi natin dry eye. Napakaraming may dry eye sa Pilipino. Kaya kailangan 8 hours of sleep para maganda ang nilang mata, pati yung balat natin. Ano pa ba pwede natin? Yung pagano, yung mga bata, kailangan at least 2 hours of 2 oras na sila ay naglalaro sa labas para tingawad yung mga gadget. Kung hindi, ay tataas ang chance nila na maging nearsighted at kung salamin sila kung sakali. No? So, para sa mga magulang, paalala po, dapat ay hayaan ninyong maglaro sa labas o encourage. Hindi pala hayaan, kailangan pilitin ang mga bata na maglaro sa labas. At least 2 oras sa isang araw. Yun. At least hindi maglaro ng araw-araw po sa labas. Kailangan yung sabihin maglaro ng pasang sipa, patintero, Chinese character, yung mga ganyan na laro, no? Yung pang chato, yung mga ganun. Kailangan ituro natin. Mahalaga yan. Sa episode 29 naman po, tinalakay natin kung paano mapapanatiling malusog ang ating digestive system o yung ating bituka. Pakinggan po muli natin ang ating panayam kay Dr. Felipe Gozar El Duque
ang president ng Philippine Society of Gastroenterology. Eh, Dok, yung mga pagkain naman, ano naman yung mga nare-recommenda ninyo na diet o pagkain bukod dun sa gulay at prutas na para magkaroon tayo ng healthy digestive system? Okay, so siguro I'll probably give our listeners yung tips for a better digesting health na pinapawagan. Mm-hmm. So, paano ba natin mapapanatili na masigla, maayos yung ating digestive tract, yung ating bituka? So, yung ating lifestyle, yung ating choice ng pagkain, yung ating pamamaraan kung paano kainin, yung pag-inom ng tubig, pagdagdag ng fiber, all of this contribute to a better digestive health. So, unang-una siguro, ina-advise ko yung ating mga tagapakinig na number one, high fiber diet. Mm-hmm. At kumain ng maraming gulay at prutas. Okay, because yung pagkain ng maraming gulay at prutas, pinagaganda niya ang pagkaan ng pagkain doon sa ating bituka at maiiwasan yung constipation. Okay, so yung pagkain ng high fiber ay nakakatulong din sa pagkamot ng iba't ibang sakit doon sa ating bituka tulad ng mga madalas na sakit sa mga nagkakaedad, yung diverticulosis, yung hemorrhoids. Ayan, naiiwasan yan pag tayo ay kumakain ng maraming gulay at prutas. Nakakatulong din ang pagkain ng high fiber sa pagkakaroon ng magandang timbang sa yung mga health conscious. Yung pinagtitimbang palagi para manatiling sexy at mapipuno ang pangatawan. Yan. High fiber diet, makakatulong na. Okay, number two, iwasan natin yung mga mamantigang pagkain. Okay, so, kasi yung fatty food, pinapabagal na yung function ng ating digestive system. So, kung minsan nagkakakos pa yan ng constipation. Pero hindi naman natin dyan babawal yung mga mantika, no? Kasi may mga mantika naman na maganda rin para sa ating katawan. Like for example, yung mga narinig na siguro yung mga omega-3 fatty acids, ano? Okay, so mantika yon pero maganda para sa ating katawan. So, in general, pag tayo ay kumain ng medyo may mantika, palaging kasabayan natin ng pagkain ng maraming gulay at prutas. So, kung tayo kakain naman ng karne, mas maganda siguro kung piliin natin yung tinatawag natin lean meat. Mm-hmm. So, lean meat, ano? So, itabi na lang natin siguro yung mga mantika na part, yung fat part, at kunin lang natin yung karne mismo. Number four, pwede tayong mag-incorporate ng probiotics sa ating diet. So, ano ba itong probiotics? Madalas na rinimig ng ating mga kababayan. Oo, Dok. Nauuso yan. So, itong probiotics actually are mga beneficial bacteria. Matulad ng mga bacteria na nakikita natin sa ating bituka. Yung ating bituka, napakaraming mikrobigan. Itong mga mikrobium ito ay beneficial. Tumutulong sa pag-digest ng pagkain. Tumutulong sa protection against infection. Okay, so, pag yung mga yan ay nawala, nagkakasakit tayo. Okay, kaya, kung minsan maganda na incorporate natin yung ating ang probiotics doon sa ating diet. Panghuli na feature din natin sa ating programa kung paano pangalagaan ang ating buhok at balat. Naalala niyo po ba? Pakinggan naman natin muli si Dr. Patricia Valletin, ang dermatologist at member ng Philippine Dermatological Society. Can you further elaborate about sa wastong nutrition para sa ating hair at skin health? Okay. So, para po magkaroon talaga ng healthy skin, hair, and nails, importante natin malaman na kailangan ng katawan natin ng tamang protina at ng mga bitamina at minerals, no, at saka essential fatty acids na tinatawag like omega-3 and a good balance of omega-3 and omega-6, dahil lahat po ito tumutulong, no, during the development, no, yung sa pag-form ng buhok, pagpalit ng balat, no, at saka ng pag yung sa kuko din natin, no. So kapag may mga severe deficiencies po tayo sa
protein, vitamins, minerals, and essential fatty acids, doon po tayo nagkakaroon ng mga problema or ng poor, ng unhealthy na skin, hair, and nails. So, number one, siguro dapat talaga balanse yung pagkain. Okay. Umiwas po tayo sa mga extreme diets, meaning yung nag-o-all, yung sobrang fasting siguro, or yung mga protein na lang yung kinakain, walang gulay, no? O kaya puro gulay, walang protina. So, kailangan talaga balanse. Katulad ng sa mga kunyari sa buhok, no, or yung mga kunyari yung balakubak, etc. Baka kailangan natin ng zinc, no, tsaka essential fatty acid. So ang zinc natin ang gagaling sa karne, sa shellfish, no, at tsaka marami din mga beans, no. Ano pa ba? Actually, basically talaga for healthy skin, hair, and nails, a good balance of plants, green leafy vegetables, protein, no, from red meat, eggs, and yung mga fish natin like sardinas, mayaman yan sa omega-3, good fruits like avocado, no, yung mga gulay natin na malunggay, saluyot, lahat yan, madaming vitamins and minerals at saka na makakatulong sa atin. Mga kanutrisyon, marami pa tayong babalikang episodes, pero pause muna tayo upang magbigay daan sa ilang masustansyang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mangoy, nandito si Ari Kutsit. Kamusta po? Eto, si Tentay Shetty na kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain na ibang pagkain mayaman sa kalsyum. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng Dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa kalsyum yan. Isang tabo nga niyan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mangoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mukhang malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. At tayo po ay nagbabalik tanaw sa mga nakaraang paksa na aming tinalakay dito sa ating radio program. Naalala nyo ba ang tema ng Nutrition Month 2019? Kumain ng wasto at maging aktibo, push natin to! So pakinggan natin ang paliwanag ni Ms. Queenie Rose Amosco, Nutrition Officer 2 ng NIED ng NNC, kung bakit ito ang naging tema ng buwan ng nutrisyon. Ano ba ang tema ng Nutrition Month ngayong taon? At saka, bakit ito ang napiling focus? Ang tema ng 2019 Nutrition Month ay kumain ng wasto at maging aktibo, push natin to. Yung ating tema ay nakafocus sa dalawang aspeto. Ito yung pagkakaroon ng healthy diet at pagkakaroon ng regular physical activity o pagiging aktibo. Nakita sa ilang pag-aaral na ang pagkakaroon ng healthy diet at ang pagiging physically active ay nakakatulong sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. At the same time, nakita rin natin na may pagtaas sa overweight at obesity rates sa mga bata at sa mga matatanda, kung kaya't nais nating i-promote sa ating mga mamamayan na sila ay magkaroon ng wastong dieta at regular na physical activity. Nakilahok din tayo sa iba't ibang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-feature nito sa ating programa.
Tulad ng ASEAN Awareness Month na tinalakay natin sa episode 25 kasama si Dr. Aleli Sujakal, Medical Officer 5 ng Bureau of International Health Cooperation ng Department of Health. Balikan natin kung ano ang benepisyo sa mga Pilipino bilang bahagi ng Pilipinas sa ASEAN. So Doc Aleli, ano po ba itong tinatawag na ASEAN Community Vision 2020 at ano ba ang benefit nating mga Pilipino dito? Oo. Basahin ko lang muna po sa English. Sabi, a concert of Southeast Asian nations, mm-hmm, outward looking, living in peace, stability, and prosperity, bonded together in partnership, in dynamic development, and in a community of caring societies. Mm-hmm. So, pag sinabing concert, parang sabay-sabay dapat, hindi ba? Mm-hmm. Outward looking. Mm-hmm. So, pwede po natin sabihin, kayo-kayo lang yan. Mm-hmm. Pero hindi po, outward looking. So, we want to form a solid regional block or regional organization na titingin din sa palabas, yung palabas na pagtingin, ano mga opportunity na nandiyan sa global community na pwedeng makapute dun sa mga bansang na within ASEAN. Mm-hmm. Living in peace, so sabi natin, wala nag-aaway-aaway within ASEAN and with other regional blocs, not with other countries, stability and prosperity. So, lahat, hindi naghihirap kung maaari, lahat, walang maiiwan, mm-hmm, stable, so walang mga areas of conflict, bonded together in a partnership. So, kung to sum it all, kung sasabihin natin, ano ba talaga ang ASEAN, it's really a regional partnership, and pero with caring societies. So, parating natin in-emphasize na ang ASEAN, hindi lang economics ang pinag-uusapan, hindi lang yung mga peace and stability, pero yun din, merong community of caring societies. Mm-hmm. So, yun ang gusto natin, yung vision natin for 2020. Sa celebration naman ng National Mental Health Week, kung saan nakasama natin si Dr. Catherine Natalie Yu Tan, Medical Specialist 3 ng Admission Crisis Intervention Service ng National Center for Mental Health, nalaman natin ang kaugnayan ng tamang nutrisyon at mental health. Again, very important din yung nutrisyon. So, eating healthy, pero ang healthy kasi is a well-balanced diet. Yung challenge natin, like example, kumakain tayo based on our emotions. Pag-stress tayo based on our emotions, automatically, ang hinahanap ng brain ay mga calorie-laden foods, mm-hmm, mga junk food. Mm-hmm. Kailangan mas aware tayo sa ginagawa natin. Let's go for yung mga vegetables, mga fruits, mga whole grains. Ingat-ingat din tayo mga sa refined sugar or refined grains. Kasi yung isang problem din natin, being an Asian country, mahilig tayo sa rice. Mm-hmm. Pero it's the white rice. So it's not as good as kunwari ang mga whole grain rice, mga red rice, brown rice. Nakakalungkot na nga na mas mahal siya. Mm-hmm. Pero actually, mas nutritious siya. Hindi siya basta-basta na itataas yung insulin levels natin. Diba? Mm-hmm. Tapos, importante din yung mga good fats. So, mga omega-3 fatty acids. Pero, unfortunately din, dahil sa pollution, ingat-ingat din tayo sa mga mercury content, mga microplastics, di ba? So, medyo challenging to be on the nutritious side. Pero I think, lalo na bilang isang tropical country tayo, para if we plant vegetables lang, di ba? Nagkakaroon na ng bunga, di ba? Mm-hmm. So, pa-include pa rin natin yung vegetables and fruits sa diet natin. At huwag sobra-sobra din sa mga canned goods, yung mga processed food. Mas maganda pa rin yung mga home-cooked natural ingredients. Binigyan pansin din natin ang selebrasyon ng National Children's Month sa episode 34 at nakasama natin sa programa si Ms. Ruth Limson Marayag, ang OIC ng Public Affairs and Information Office ng Council for the Welfare of Children. Pinaliwanag po niya sa atin ang iba't ibang karapatan ng bata.
Miss Ruth, ano-ano nga ba itong mga children's rights? Pag-uusapan natin isa-isa, pwede ba, Miss Ruth? Oo. Ang karapatan, marami po talagang karapatan ang isang bata bilang isang tao. No? So, pero kinategorize natin ito para mas madaling siyang tandaan, kinategorize natin siya sa apat na karapatan. Ito yung karapatan na mabuhay. Ito yung survival rights. Okay. Meron din silang karapatan na umunlad o lumago, or the rights to development. Then, meron din silang karapatan na maproteksyonan laban sa anumang klaseng pananakit, abuso, karahasan, exploitation. Ito yung kanilang mga protection rights. At ang isang bata ay may karapatan ding makilahok. Ito yung participation rights. No? So, pag pinag-usapan natin ang survival rights, ito yung karapatan o dapat meron ang isang bata para mabuhay. So, dito pumapasok yung kanilang karapatan on health and nutrition. Kasi itong dalawang ito ay isang mahalagang pundasyon para ang isang bata ay maipanganak at mabuhay ng maayos. Dito rin yung pumapasok yung karapatan nila na magkaroon ng mag-aalaga sa kanila, no? Mayroon silang parental care and support. So, yun ang survival rights. Ang isa naman, ang isang development rights, ito yung karapatan nila na magkaroon ng edukasyon, karapatan ng may access to information para sila ay lumago ng maayos, no? Maumunlad sila. Yung karapatan sa protection, yun, para sila ay mabuhay ng maayos, ng maganda, ay dapat protected sila sa anong sa iba't ibang klaseng karahasan. So, yun yung protection right. And bilang bata, may karapatan talaga silang pakinggan, no, ang kanilang mga saloobin at makalahok sa mga usapin, sa mga activities na nakaka-apekto sa kanila at sa mga desisyon na patungkol sa kanila. So, yun po yung 4 broad categories of rights ng mga bawat bata. At panghuli, binahagi ni Mr. Rizalino Sanchez, ang Information Officer 5 ng Information, Education, and Communication Division ng National Council on Disability Affairs. Ipinahagi po niya ang mga oportunidad at pribilehyo ng mga may kapansanan para sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities. So, Mr. Sanchez, ano naman po ba ang opportunities pagdating naman po sa larangan ng employment? Mayroon po tayong batas din o nag-umpisa yan doon sa Republic Act 7277, yung chapter doon on employment. Opo. Ang requirement sa lahat ng government agencies in the private sector, 5% ang requirement doon. 5%? Oo, 5% ng total workforce ng lahat ng mga entities na yan, government in the private. 5% naka-reserve yan sa mga qualified persons with disabilities. And then, naamin din niya ng Republic Act 10,524 na i-require na lang yung 1% kasi masyadong mataas ang 5%. Opo. In other countries, tulad sa Japan, 1.3% lang yan. Pero pan sila, full compliant yan dito sa atin, binibigyan ng mga tax incentives yung mga private companies na nag-hire ng mga persons with disabilities. So, ayan mga kanutrisyon, ang ilan lamang sa mga importanteng paksang natalakay sa ating programa. Sana ay marami kayong aral na napulot mula sa ating magagaling na resource persons. At naway may mga natutunan kayo dito sa One Nutrition, One Nation at patuloy na magsilbing gabay para sa pagkakaroon ng masustansya at malusog na pamumuhay. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition,
One Nation. Naririnig nyo, nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment No. 7, iodized salt ang gagamitin ko. Strikto si Mang Moy, kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako? Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na tayo sa Kumainment No. 8, Mang Moy. Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chicherya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong ng pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Ngayong 2020, ay patuloy pa rin kaming mag-share ng mga nutritious recipes. Siyempre, hindi mawawala sa ating episode ang paborito ninyong recipe of the week. Ano ba ang inihanda mo para sa amin, Recipe Queen Malu Enteria? Miss Jovi, I'm sure marami sa ating mga kanutrisyon nang gusto na ulit ayusin ang kanilang diet, lalo na at syempre katatapos lang ng holidays at maraming kainan dyan. Kaya naman swak na swak ang ating recipe ngayon upang masimulan ang inyong road to healthy lifestyle. Mga kanutrisyon, makinig ng mabuti at sabay-sabay nating ihanda ang vegetable siomai. At ang mga sangkap na kakailanganin, kailangan natin na isang pirasong ginayat na carrot, isang pirasong ginayat na singkamas, isang tasang tinadtad na dahon ng malunggay, kailangan din natin ng 2 butil ng tinadtad na bawang at isang pirasong tinadtad na sibuyas, isang pirasong itlog na binati, kalahating tasang cornstarch, syempre pantimplang kalahating kutsarang iodized salt, kalahating kutsarang durog na paminta at kalahating kutsarang pulang asukal. Kailangan din ng 2 pirasong malaking repolyo, kalahating tasang toyo at dahon ng sibuyas. Yung pantali po, ito nang gagamitin natin, pantali ng ating siomai. Para naman sa paraan ng paggawa, sa isang mangkok, paghaluin lang ang carrot, singkamas, malunggay, bawang at sibuyas. At idagdag ang itlog, cornstarch, ang iodized salt, pamintang durog at asukal na pula at haluing mabuti. Samantala, ibabad sa maligamgam na tubig ang dahon ng repolyo sa loob ng mga 2 minuto lang ho at saka nyo hanguin mula sa tubig. Lalambot to, Joby, yung repolyo, diba? Tapos pwede na siyang lagyan ng 1 hanggang 1 1/2 kutsarang yung pinaghalo-halong gulay sa bawat dahon ng repolyo at balutin. So, imbis na siomai wrapper. Ito yung balat repolyo. Yung repolyo. O, dapat wag so overcook naman. Hindi baka naman, kasi maduduro. So, talian nyo lang po yung dulo gamit ang dahon ng sibuyas. Ayusin sa steamer at pasingawan ng 8 hanggang 10 minuto. At para naman po sa sausawan, tagtarin lang ang 3 butil ng bawang at 1 o 2 siling haba. Igisa sa mantika ang bawang at lagyan ng toyo at ilagay ang sili kapag luto na ang bawang. At yan mga kanutrisyon ng paggawa ng vegetable siomai. At ang recipe ito ay makagagawa ng 12 pirasong siomai. O pwede ng panghanda sa bagong taon, no? At ito'y hango sa recipe book ng National Nutrition Council na mga lutuing gulay araw-arawin. Simple, mura, at masustansya. So, dapat yung repolyo, pwede mong hati-hati ng square-square, no? O pwede para mas magandang pambalot. Oo, para maano. Tsaka siguro, Miss Joby, yung mas malaki-laking konting repolyo. Malalaking dahon. Malalaking dahon. Or maliliit, tapos yun na yung 1 piraso. Oo, yun.
Yung cute na repolyo. Repolyo. O kung pwede rin hindi repolyo, limba, pechay. Pechay, pwede rin. Pwede mas rin. Mas green, pero ano? Mas maiksi mong ano, ibababan. Oo, kasi mas malambot yung dahon ng pechay. Eh, dahon ng ano, saging. Hindi siguro, hindi man nakakain ng dahon ng saging. Mm-mm, kambing lang siguro. Baka vegetable siomai for my kambing. Ayun. Ano, kakaiba naman, ano, imbis na siomai wrapper, repolyo, kaya ibang dahon. Mas masustansya pa. Yes. Okay, maraming salamat, Recipe Queen Malu, sa iyong vegetable siomai. Yan, mga kanutrisyon, pwede na po ninyong ihanda yan sa mga susunod na araw para sa inyong mga pamilya at pati friends. Mm-hmm. So, subukan nyo na po yan. Mga kanutrisyon, natapos na naman ang unang episode natin ngayong taon na puno ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon. Hatid sa inyo ng One Nutrition, One Nation, ang radio program ng National Nutrition Council para sa Nutriskwela Community Radio Stations. Sana ay marami kayong napulot na kaalaman sa ating pagbabalik-tanaw ng One Nutrition, One Nation in 2019. And of course, pasalamatan ko rin ang recipe queen na si Miss Malu Enteria para dun sa kanyang vegetable siomai recipe. And of course, sa ating production staff na si Miss Micaela Chiara Romias. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, nais din naming malaman ang inyong komento o suhestyon para po sa ikagaganda ng ating programa sa taong 2020. Pwede po kayong mag-text sa number na ito, 0918-620-7660. Ulitin ko po, 0918-620-7660. Pwede rin po kayong bumate sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak, lalong-lalo na ngayong bagong taon. Maging updated din sa amin gamit ang social media. Hanapin nyo lang po at ilike ang Facebook page ng One Nutrition, One Nation, pati na rin yung official Facebook page ng National Nutrition Council Official. Maaari nyo rin pong balikan ang ating mga episode sa Facebook at sa aming YouTube channel. Kaya subscribe na po sa One Nutrition, One Nation. Ipagpatuloy ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Hanggang sa muli, ito po si Jovi Raval at sa ngalan po ni Dr. Apet Dayanghirang, ang Executive Director ng National Nutrition Council, na tuwi na nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Happy New Year po sa lahat! Sa mundo, ano man ang nais makakamit mo, kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, believe ako sa'yo. Inuog ka sa nutrition at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating, ang turo ko iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin, ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang pangarap mo
nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.